Bawas na naman ang trabaho at sahod ng elektrisyang si Ramil. At kahit unang araw pa lang ng dalawang linggong ECQ, alam na niya na mamomroblema siya sa mga susunod na araw. Lingguhan kami, isang linggo lang. Kaya hindi talaga sasapat sa dalawang linggo. Pagkasahod pa lang, wala. Siyempre, kakain ka, kagagastos ka talaga. Pamilya mo. Inaasahang sa susunod na linggo masisimulan ang pamimigay ng 1,000 pisong ayuda na hindi dapat lumagpas ng 4,000 piso kada pamilya. Kanina, ibinigay na ng Department of Budget and Management ang nasa halos 10.9 billion pesos na pondo para sa ayuda sa National Capital Region. Inaasahang maibibigay ito sa halos 11 milyong individual. Pero pakiusap ng DILG, bigyan ang mga LGU ng panahon para ma-set up ang pamamahagi ng pera. I am confident na sa susunod na linggo ay masisimulan na po ang pamabigay ng ayuda ng ating mga local government units. So they would need to organize their distribution teams, they would need to set up the distribution points, yung kanilang pong listahan, kailangan ayusin nila. Aminado naman si Labor Secretary Silvestre Bello, posibleng hindi masakop ng SAP ang ilang manggagawa. Dahil dito, nagbigay ang DOLE ng hiwalay na funding proposal sa Department of Budget para sa 2 bilyong pisong pondo ng COVID Adjustment Measures Program o CAMP. 5,000 pisong one-time cash assistance ang target ipamahagi sa 155,000 workers sa NCR, pati na sa mga manggagawa sa Region 3, 4A, 6 at 10, matapos ilagay rin sa ECQ ang Laguna, Iloilo City at Cagayan de Oro. Kumpiyansa si Bello, mapagbibigyan ang hinihinging pondo. Confident na maintindihan ng ating Pangulo ang pangangailangan ng ating mga manggagawa. Yung mga binibigyan ng 1,000 na migration assistance, hindi mo na mai-compare doon sa mga nagtatrabaho at kumikita ng certain salary for summer period. So pag nawala yan, laking ma-imbalance as you created to them. Umaapila din ang mga umuwing OFW na isama sila sa ayuda. Hindi kasi sila napapasama sa SAP dahil dapat ay may hiwalay na financial assistance mula OWA. Ang problema, paubos na rin ang pondong ito, kaya inaasahan din ng DOLE ang Bayanihan 3. We are slowly running out of funds for our ATAP program. Humingi na kami, hopefully, sana we were hoping na mapasama sa Bayanihan 3. Suportado naman ang kilusang Mayo 1 ang mga panawagan sa pondo ng DOLE at naniniwalang dapat pangang dagdagan ito. Ang 2 bilyong piso halimbawa para sa mga manggagawa, kukulangin dahil umabot ng 1.5 million workers ang tinamaan ng ECQ noong Abril base sa datos ng DTI at SWS survey. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, ibigay na at huwag baratin ang ayuda. Maging si Albay Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista, nagbabala na aabuti ng 1.1 million ang trabahong maaapektuhan ng ECQ. Dahil bukod sa 658,000 na trabahong inaasahang mawawala sa NCR at Calabarzon, 450,000 din ang mauuwi bilang part-time workers, habang 405 billion pesos din ang nakikitang lugi sa ekonomiya. Zen Hernandez, ABS-CBN News.